natin na may kasamang sigaw, Congressman Romy. Ako. I can see that you need a whole G. I can do you loving like a low low. It's the GoPro. Marami pong salamat. Bago ko kampanan yung aking assignment ngayong hapon na ito, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na magpasalamat sa mga taong nakatulong sa ikalawang distrito na siyudad ng Antipolo at sa buong Antipolo na rin. Nais kong pasalamatan ang magiging senador natin na si Senator Joel Villanueva. Ako po ang magpapatunay na doon sa ikalawang distrito na siyudad ng Antipolo, marami pong naitulong ang ating magiging senador sa susunod na administrasyon, si Senator Joel Villanueva. Obligasyon ko rin na sabihin ang tulong na nagawa ng isang party list dito sa siyudad ng Antipolo. Marami na rin po siyang naibigay na social services, yun po ang aking alam, dito sa siyudad ng Antipolo. Walang iba kundi si Congressman Patrick Antonio na representative ng Agbiag party list. At ito, isang obligasyon ko sa aking partner doon po sa Kongreso. Siya po ay graduate at ang kanyang ipapalit ay yung kanyang maganda at magaling na may bahay. Walang iba kundi si Madam Chiki Roa Puno na magiging Congresswoman ng 1st District ng siyudad ng Antipolo. Ngayong hapon na ito, marami pong matataas sikat na tao dahil sa event ngayong hapon na ito. Hindi ko na po sila babanggitin dahil para sa akin, isa lang tao ang sikat ngayong hapon na ito, itong araw na ito. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko rin pong magpaabot ng isang pagbati sa ating magaling, masipag at may pagmamahal sa kapwang punong bayan na sa kapwang punong bayan ng Antipolo, walang iba kundi si Mayor Junjun Inares. Matindi ang pananalig at paniniwala ko na kasama ng karunungan, ang kalusugan ay mahalaga sa anumang lipunan. Sa mga kataga nga pong nasabi ng dating Vice Presidente ng Estados Unidos na si Hubert Humphrey, kung papaano pangalagaan ang ating kabataan, ang mga nakakatanda, at ang mga kababayan nating may karamdaman, kinakapos at may kapansanan, ito raw ang tunay na batayan at sukatan ng isang pamahalaan. At matapos dumaan ang unang 32 buwan ng pagkaupo ng pamahalaan o ng administrasyon ni Mayor Jun Inares, dama ko na hindi lamang ang mga ito ang kanyang inaaruga, pagkos ay ang buong sambayanan ng Antipolo. Sa pagtutulungan ng aming mga opisina, opisina ni Kong Robby at opisina ni Mayor Jun, naitayo ang iba't ibang mga paaralan na tutugon sa hamon ng kamangmangan. Sa pagtutulungan ng aming mga opisina, naitatag ang iba't ibang mga gusali tulad ng ospital at health centers na haharap sa hamon ng dulot ng sakit. Ngayong araw, bilang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, pinangungunahan po ng ating punong lungsod ang pagbubukas ng ATEC, ang Antipolo Institute of Technology, ang pagbubukas ng Antipolo Science High School at ang pagbubukas ng ikatlo sa apat na ospital na kanyang naipangako
noong siya po ay naghain ng kanyang pagnanais na maging punong lungsod ng siyudad ng Antipolo. Mistulang mga regalo niya sa sambayanan sa araw ng kanyang kaarawan. Mga regalong patuloy na magbibigay ng kinakailangan tulong at aruga para sa nakakarami nating kababayan. Kaya, Mayor Junjun, salamat po at hindi ninyo ibinaon sa limot ang mga pangako. Pangakong magkaroon ng ospital, ng libreng uniforme at gamit, ng kolehiyo at ng high school. Salamat po at sa isang lugar tulad ng Kabading na itayo ang magusaling ito, kung saan karamihan ay District 2 ang pangunahing makakadama ng inyong mga pagtupad na pangako. Alam po ninyo, una po akong nadistino dito po sa probinsya ng Rizal noong taong 1972 bilang isang tinyente ng Philippine Constabulary, at sa lampas ng 4 na dekada akong naging residente rito nitong mga huling taon lamang po. Ako naging saksi sa uri at tindi ng progresong tinatamasa ng siyudad ng Antipolo. Isang pag-unlad na kitang-kita sa mga proyektong na isa katuparan at damang-dama sa mga programang na isagawa. Isang pag-unlad na hindi lamang nakikita sa mga gusaling na itayo at kalsadang napaayos, kundi po ay napagmamasdan sa serbisyong na ihahatid sa sambayanan. Isang pag-unlad na tumatalima sa mga pinakapayak na problemang hinaharap ng bawat pamilyang Antipolenyo, mula kalusugan, karunungan, kakayanan, kabahayan at kalikasan. Hindi po madali ang serbisyo publiko. Hindi po sapat na nais mo magsilbi. Hindi po sapat na maganda ang iyong pakay. Kailangan may sapat na karunungan. Kailangan may sapat na pagmamalasakit. Hindi po biro-biro ang magsilbi sa ating bayan. Kaya hindi po dapat biro-biro ang mga taong ating pipiliing mamuno rito. Si Mayor Junjun Inares ay hindi po biro-birong tao. Hindi po basta-bastang tao. May sapat na galing at sapat na malasakit para sa kinabukasan. Hindi lamang ng Antipolo, kundi ang bawat Antipolenyo. Uulitin ko po, mga kapwa ko Antipolenyo, sa lampas 4 na dekada kong nanirahan dito, wala na pong higit pa sa pag-unlad na tinatamasa ng Antipolo nitong huling 2 hanggang 3 taon. Mga taon na pinamumunuan ni Mayor Inares bilang alkalde ng ating siyudad. On behalf of my constituents and fellow Antipolonios, maraming salamat po, Mayor. Bilang pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang isang kwento kagaya po ng kwento ng ating pastor kanina, kung saan noong panahon ng 2 digmaang pandaigdig, may isang simbahan na halos masira nang walang tigil na pagbobomba noong mga panahong iyon. Noong matapos ang putukan at pagbobomba, nakita ng mga taong nagsisimba sa simbahang iyon ng imahe ni Kristo ay nasira at naiwan ang tanging katawan at ulo na lamang nito ang buo. Tuluyan nang nawasak ang 2 kamay ng imahe. Sa pagkakatuklas ng kaganapang ito, may ilan na nagnais na ito ay ayusin upang may balik ang mga nasirang kamay at braso, pero ang paring tagapagpamahala ng simbahan ay nagsalita ng ganito, "Hayaan na nating manatiling walang kamay at braso ang ating imahe ng mahal na Kristo." Isang himala ito na ito ay buo pa rin maliban sa nasirang mga braso nito sa gitna ng
pinagdaanan ito. Ito ang magsisilbing alaala sa hirap na dulot ng digmaan at alaala sa kakayanan nating lahat na makabangon ang sinuman sa gitna ng hirap na kanyang pinagdadaanan. Simula ngayon, kakibat ng sapat at tapat na pananalig sa may kapal, tayo na ang magsisilbing kanyang mga kamay. Tayong mga taga-Antipolo, sana po pwede rin tayong maging kamay ng ating minamahal na punong lungsod ng siyudad ng Antipolo. Muli, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat at isang mas maganda at mas mapagpalang bukas para sa mahal nating Antipolo. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po. Yun, Congressman Romy Aho. Palakpakan.